dito sa Malolos. 3:50 AM. Hindi na ako makakatulog nito dahil dito sa nabasa ko. Oh my God. Tulog ako sa sobrang pagod. Kaka-edit nung huling upload ko kagabi, yung kasama ko si Rap-Rap. Tsura ko. Good morning mga first-timers. Ano first time ang meron sa inyo ngayon? Today is another... Ganun ulit syempre. Another live video sa araw-araw nating buhay ngayon. For a month. Napapraning ako kasi wala namang case kami dito ng COVID dito sa Malolos. Tapos kanina madaling araw, nagising ako. Meron ng isa. Tigatawin lang. Pero syempre kasi mamaya, kailangan ko pumunta ng Robinson's Malolos. Kasi, kailangan ko mag-withdraw ng pera sa Western Union. Hindi na kami mag-grocery sa mall. Kasi, doon nagsisimula. Posibleng makuha yung virus din. Sa kaka-grocery, kaka-palengke, yung na nakakasalamuha ka sa iba't ibang maraming tao. So, big no tayo doon. Bibili lang kami ng food namin dito lang sa Talipapa, dito sa barangay namin. Pero ang challenge mo nga is kung pupunta ako ng mall. So, kailangan ko talaga mag-mask. Tapos, pero kasi yung mask ko, ano na siya, washable. So, kailangan ko doon lagyan ng tissue pa sa loob bago ikabit yun. Babangon na tayo, magkakape na tayo. Masyado akong balisa ang magdamag. Hindi nga ako nakapagbalik ng damit ko bago matulog. Bukas yung mga bintana nung natulog ako. Kape na tayo. Nasaan si Sandy, men? Si Sandy. Sandy? Nawala yung pusa ko. Sandy! Ay! Nandyan ka sa ilalim. Sa wakas, lumabas ka na ng ano mo, kulungan mo. Kasi nga, yung pusa na binigay sa akin na half Siamese, half. Kailan, check ko nga, baka may mga muta pa ako. Yung binigay sa akin na pusa na Siamese half Persian, medyo hindi pa kami masyadong close. At saka naninibago pa siya dito sa loob ng bahay. Kasi nga, nasa-shock siya kasi marami siyang mga nakikitang ibang alagang pusa dito. Kasi yung mga alaga na pusa nila Rap-Rap, kasi marami din silang mga Siamese na mga pusa na natatakot si Sandy. Kaya dito lang siya laging nagtatago sa ano, ilalim ng kotse. Saan ba yun si Sandy? Ming, 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 ming. Hayaan lang natin siya kasi ang sabi, parang 3 to 4 days to a week ang adjustment ng pusa kapag nakalipat siya ng panibagong bahay o kung meron siyang bagong ano, parents. Parang, kaya na tayo. Ayaw nga pala, hindi ko pala ano, tignan niyo yung ginawa dito ng kapatid ko. Cut window. Yung pusa, hindi si Asi, hindi na siya umaalis dito. Andiyan na lang lagi siya nakaupo. Tapos minsan tumitingala na lang siya palagi, nag-nature trip siya dyan. Dyan na rin siya nagpapahinga. Ano, Asi? Okay ka lang dyan? Ayaw niyo pa-store. Hanggat maaari sana, ayoko na lumabas. Safe naman kasi tayo kapag nasa loob tayo ng bahay talaga. Kasi yun yung pinaka-safe na lugar. Tulad nga ng sabi ko,
Tatatlo lang kami dito sa loob ng bahay. Ako lang ang kailangan pwedeng lumabas, especially ngayon pag lalabas ako, is kailangan kong mag-withdraw sa Western Union ang sahod ko. Para kapag-provide na ako ng mga needs namin dito sa bahay, para makapag-grocery na ako, makapag-imbak na ng food na kailangan namin. At di sana, for a week, dapat meron pa kaming stock sana na ano. Pero dito na nga lang bibili sa Talipapa. Yun nga lang ang iniisip ko, yung paglabas mamaya. Kailangan kong maging super secured. Sobrang dami ng tao sa mall. Mahaba ang pila. Nakakapraning. Nakakapraning siya. Mga first timers ang lumabas. Pero wala kang magawa. Kundi kailangan mong gawin. Binibigyan ako ng anxiety ng sitwasyon. But kailangan ko lang maging positive. Still, life is good mga first timers. Mababaw lang ang energy ko. Since hindi pa ako nagkakape. This is not a bad day. Kagigising ko lang, kaya mababa yung energy ko. Pero hindi ibig sabihin, gumising ako nang hindi maganda yung gising ko. Okay, good morning mga first timers. Today, ayan, susubaybay niyo ulit ako. Kasama si Rap Rap, kasama si Nanay, si Hana, kapatid ko nandyan. Kung anong pwede mangyari today, vlog natin para at least, diba? Meron pa rin tayong upload, diba? Panatili lang natin maging positive sa mga sitwasyon ngayon. Tsaka tulad ng sinasabi ko nga, diba? Eyes on the prize tayo. Kung may dinadanas naman tayo ganito ngayon dito sa Pilipinas, o sabihin natin sa mga cities natin or sa mga barangay natin, mahirap man, pero lagi yung tatandaan, lagi natin tatanda, eyes on the prize. Kasi lahat ng ginagawa na to, lahat ng pagtitiis na to, ay para din sa kakabuti natin. At sa pagtutulungan natin ngayon, na masugpo itong COVID, diba? Nakaka-excite na dadating yung araw na i-announce na ang Pilipinas is COVID-free na country na. So, yun ang dapat tinitignan natin sa mga panahon na to. Ang simpleng hindi mo paglabas ng bahay, napakalaking tulong para sa sitwasyon natin. Okay? Magkape na kayo mga first timers. Nagkakape na rin ako. Have a nice day mga first timers. Life is good. Smile. Kitang pwede pagprintan ng resibo na requirement sa Western. Sana pumayag sila. Sana bibigay sila ng konting consideration para sa aming mga YouTubers na makasahod kami today na maayos. Pupunta tayo ng Robinson's Place, Malolos. For sure, mahaba ang pila nito. Bawal na mag-park sa loob? Bawal na. Dito na tayo. Okay lang. Sarado. Ang bukas lang dito sa Robinson's, Malolos, is yung grocery. Tsaka yung Western Union. Ghost town. Walang sabi na ano magbubukas sila. Baka pwede po. Kahit saang branch ng Western, sarado. Okay, sige, thank you. So, walang Western. Nakalagay sa post nila na dapat 11 to 4 meron sila, pero wala, sarado sila. Ano pa tayo ng iba, baka meron pa. Lahat ng mga traffic rules, nag-iba na lahat. Parking spaces, parking lots ng mga tricycle, iba na rin. Parang gumagalaw tayo sa kabaligtaran ng mundo na nakasanayan natin. Sobrang hirap, pero wala tayong ibang gagawin dito kundi lumaban at makipag-cooperate talaga. Stay positive, kaya natin to. Maghahanap pa rin ako ng mga first-timers ng posibleng bukas na Western Union kapag wala talaga. Gagalaw ko yung savings ko. Pero okay lang yan. Ang importante talaga ngayon is maitawid
yung mga pangangailangan sa bahay, especially yung pagkain. Pila. Siguro bukas kailangan kong ano, agahan na lang talaga. Gigising ko na maaga. Uunahan ko itong lahat na ito sa pila. Hindi ako pwede mag-stay ng matagal sa labas. Kasi ayoko. Lights flash in the dark. I know you're coming. Now the past is gone. Ano baba? Pag mataas nakakatakot, pag mababa naman. Pag mababa, di nakakalula. Thank you. Olats, men? Ay, walang nangyari. Talakad natin sa labas. Kailangan ko maligo agad. At least nakapag-video tayo, meron naman tayong budget. Dapat pa rin talaga nakapag-grocery kami. At posible, itong mask na to ay may dala-dala to. Nag-withdraw pa naman ako sa ATM. Yuck! Done with our ligo. Feeling fresh. Oh, alcohol. Pati sa mukha. Hindi. Alam niyo mga first-timers. Sobrang tuwa ako. Sobrang na-appreciate ko itong drone ngayon. Kasi dahil nga hindi tayo makalabas, ito na lang yung tanging tool para masilip natin. Nakikita nyo naman yan, di ba? Nakakasarap sa pakiramdam kasi may mga drone shots tayo kahit nasa loob lang tayo ng bahay, nakakulong tayo. Hindi tayo makalabas. May nakikita pa rin tayong mga natures, palayan, mga kabahayan sa labas ng bahay, di ba? Dahil lang sa kanya. Kaya tumutuwa ako sa kanya na meron tayo ngayon ito para at least, di ba, hindi na tayo makapag-travel. Yung drone na lang natin, yung pwede nating paliparin para makapag-travel. Saan na lang yung nagta-travel para sa atin? Kaya, sige, palipad tayo. Labas tayo. Like they all taught me, but nothing makes sense.